Kay Soto dadalo sa 12 NBA teams para mag pre-draft workout ayon sa isang NBA insider ng Forbes Sports at New York Times. At Korean NBA prospect kasama sa 44 players na naimbitahan sa NBA G League Elite Camp. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mahigit isang buwan na lang ay magaganap na ang batch ng NBA draft na sa palagay ko ay tatatak sa libong Filipinong basketball fans sa buong mundo. Inaasahan din natin na ang 2022 NBA draft ay ang year draft ng NBA na susubaybayan at syempre dadagsa ang mga Pinoy na manonood sa mismong event na ito. Dahil nga yan sa pagsalang ng ating kababayan na si Kai Soto na inaasahan natin maging first homegrown Filipino player na makukuha o makakapasok sa draft na ito ng NBA. Pero bukod kay Kai ay may ilang Asian players din na sasalang sa 2022 NBA Draft. At isa na nga dito ay ang NBA prospect ng South Korea na tiyak na pamilyar na sa inyong lahat. Ito nga ay si Yoon Jung Lee na isa sa mga tumatatak na malalaro ngayon sa US NCAA. Nakilala si Lee sa pambihirang offensive skills nito, especially sa shooting sa tres. Marami nga ang nagsasabi na sa sobrang pagiging shooter nitong si Lee ay ito na nga daw ang Asian version ng one of the greatest shooter of all time sa NBA na si Stephen Curry. Sa dating eskwelahan sa kolehiyo din ni Curry, kasalukuyang naglalaro ngayon si Lee na David College. Nakuha ng malalarong ito mula Korea ang atensyon ng mga scout dahil sa pagtaas ng kanyang mga numero mula 2019 to 2021 US NCAA season at maging isa sa mga top scorer ng Davidson Wildcats. At sumabay pa dito ang naging magandang figures ni Lee sa Asian qualifiers ng FIBA kung saan ay nag-average ito ng 18 points, 6.5 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Naging dahilan ng pagkakasama sa ilang mga mock draft list kung kaya't nakapagpa siya ang kampo nitong sumalang na sa 2022 NBA Draft. At nito lang sa inilabas na balita ng Draft Express ay napasama si Lee sa 44 players na naimbitahan ng NBA G League Elite Camp. Kasama ni Lee dito ang isa pang pamilyar na malalaro sa atin mula NBL ng Australia na si Luke Travers ng Perth Wildcats. Samantala, hindi man nakasama ang ating pambato sa mga naimbitahang malalaro sa kampo ng NBA G League Elite ay may pasabog na balita naman ito na nagmula mismo sa kilala legit na basketball insider. Ayon sa post ni Adam Zagoria ng Forbes Sports at New York Times Sports ay may 12 NBA teams daw na pupuntahan si Kai na magsisimula sa May 23. At sa bawat dosen ng kupunan na ito mula NBA ay sasalang si Kai sa kanilang pre-draft workout. Ang 12 teams nga na ito mula NBA ay ang mga kupunan na nagpapakita ng mataas na interes mula sa ating pambato. Possible na ang mga team din na mga ito ay matagal nang nakasubaybay sa basketball journey ni Kai. Malaki din ang tsansa na ilan sa mga kupunan ito ay ang mga team na nag-request sa agent ni Kai na si Joel Bell na sumalang na ito sa draft. Inaasahan natin na alam na ng mga kupunan ng mga ito ang lahat ng skills na taglay ni Kai. Dahil nga bago pa man sila magka-interest ay scouted na nila ang ating kababayan. Kung kaya't siguro ay titignan na lang in person ang ilang bagay na nagustuhan nila sa set of skills ng ating kababayan. Yes, nakakahinayang dahil hindi napasama si Kai sa mga malalaro o draftees sa NBA Combine at NBA G League Elite Camp. Ngunit kung titimbangin ay mas mabigat ang pagdadaanan ni Kai kaysa sa mga player na na-invite sa dalawang magkaibang pre-draft workout ng mga ito. Dahil uulitin ko, mismong kupunan na may interest sa kanya ang naging bita mismo, di tulad sa Combine at G League Camp na magpapasiklab pa lang sa 30 teams ang mga manlalaro. May alintulad natin ito sa pag-apply ng trabaho, na mismong company na ang tumawag sa'yo para ma-interview ng personnel kung karapat dapat ka ba sa kanilang kumpanya, kesa attend ka pa sa isang job fair kung saan ay wala pang kasiguraduhan kung saan kumpanya ka mag-i-start na mag-apply. More likely ganitong sitwasyon ang NBA Team Workout Invitation kung ikukumpara sa Draft Combine at NBA G League Elite Camp Invitation. Kung titimbangin ay mas parang may kasiguraduhan dito sa pagdadaanan ni Kai, hindi ba? Kaya tating subaybayan ang 12 teams workout na ito ni Kai Soto.